What's up, you guys? Welcome back again to my YouTube channel. So in today's video, magre-review tayo ng sikat na sikat at laging sold out sa Shopee na Ni Cara Cushion Foundation. So eto na siya, sis. Ayan. So, 'di ba, talaga nauuso ngayon yung mga iba't ibang klaseng cushion kasi hindi ko ba alam na talaga na-invade na talaga tayo ng mga Korean pati sa makeup kasi sobrang ganda talaga ng mga skin nila. Girl, super on point, ganon. So, gusto ko siyang itry. Kasi this one is from Thailand naman. Hindi naman siya galing Korea, but this is from Thailand. So, gusto ko rin makita kung ano ang ilalaban ng mga Thailanders. Thailanders pa pa. Anyway, if you want to know more about that, please keep on watching. Okay guys, so kakatapos ko lang maligo and wala pa ako nilalagay sa face ko. Hindi ako naglagay ng pang skincare, wala rin ako nilagay ng moisturizer and primer. And also, nakaharap tayo dito sa may bintana para natural lighting. Makita niya talaga yung itsura niya sa daylight. Ito yung Ni Cara Cushion Foundation. Ito daw ay really perfect for Morena skin, Asian skin. And nakita ko yung review nito nung nireview siya ni Ate Ann Clutes. Ilalagay ko na lang yung link down below para kung gusto niyo rin siyang panoorin. This one is from Shopee. Nabili ko siya sa Shopee. It's for 135 pesos. Sa store ni Nike Maliari Paulino. Ito ay 435 pesos. Merong mga mas mura, like 385 pesos. Pero sa shipping sila bumabawi. Yung shipping nila is 120. So, ito na yung pinakamura. Nakuha ko siya 480 all in all. Kasama na yung shipping. And kasi on hand siya. Yung iba kasi diba parang pre-order. So, ayun. Mag-start na tayo. Yung kabilang side, itong side na to, hindi ko to lalagyan ng primer. Pero itong left side ko, lalagyan natin siya ng primer. So, I'll be using this L'Oreal True Match Blur Cream. Ito. Ayan. Lagyan muna natin siya ng primer para titingnan natin yung difference kung anong mangyayari. This one pala guys, it's from Thailand. Itong mga Ni Cara na makeup. Diba nauso to sa online? Like ko to nakikita sa mga online resellers. Sa mga online resellers, laging meron silang ganito. Mga makeup from Thailand. So, nako talaga nito yung attention ko. Kasi tingnan nyo. Ayan, may mga glitters. And unicorn siya. Super cute nung packaging. Naalala ko dito yung Laneige cushion ko. Ganito rin yung packaging niya, pero wala siyang unicorn. Ayan. Tapos, sa shade na to, N21 din ako. Meron silang 3 shades. N20, N21, N22. Ayan. Tapos, yung hinuha ko, N21. Kasi ito yung nasa middle. So, parang feeling ko baka okay siya sa akin kasi mag-oxidize pa naman siya sa face ko. So, ito yung shade na hinuha ko. So, ayan. Sa loob, ayan, meron siyang sponge. Meron siyang cover. So, i-wear test natin tong cushion na to kasi marami akong pupuntahan today. Ayan. Ito yung side na may primer, guys. Para siyang kaamoy niya yung mga powder ng lola ko. Ganito yung amoy ng powder ng lola ko. Parang ine-expect ko sana matte siya sa unang lagay. Pero hindi. Ayan o. Kumikintab. Actually, mas makintab siya compared dun sa walang primer. Try natin. Ako nga pala guys, yung aking skin type is combination. Sa T-zone ko, oily ako. Pero dito sa aking cheeks and chin, dyan yung dry area. So, tingnan natin kung paano siya magre-react. Di naman ako puyat, pero parang ayaw siyang anggapin ng skin ko. At ganon, but parang sobrang oily. Kita niyo ba guys, sobrang... Wait lang. Ayan no, parang sobrang oily niya.
Guys, ang oily niya sa face. Kakalagay ko pa lang. Ayan o. Peki ba itong nabili ko? Lumilipat siya sa kamay. Okay, baka kailangan ng like, kailangan lang iset or kailangan lang siyang patuyuin. Pero dun kasi sa review nila, unang lagay, parang siyang nagmamat, pero may glow. Pero yung sa akin, as in super glowy siya and super oily niya agad. To think na ito yung may primer, ito yung wala, same lang sila. And the coverage, guys, hindi niya natatakpan yung mga blemishes ko. Hindi niya ito natatakpan. And ayan, hindi niya natatakpan yung mga redness ko. Kahit nakailang patong na ako. Ang oily niya, mga sis. Seryoso, nakikita niyo naman, di ba? Well, natapusin ko muna yung aking buong makeup and then babalikan ko kayo. Okay guys, so tapos na ako mag-makeup and hindi na ako naglagay ng blush, hindi ako naglagay ng concealer, hindi rin ako naglagay ng eyeshadow. Ang nilagay ko lang is lipstick from LAC, mascara from Maybelline, pang kilay from Sunnies. Kasi gusto ko talaga makita kung ano yung magiging reaction ng face ko dito sa Nicara Cushion Foundation. Kasi kung maganda siya guys, talaga i-recommend ko siya sa inyo kasi super budget friendly niya. It's only 435 pesos. It's only 435 pesos and I think sobrang steal na yon kapag student ka, like me, college student, wala ka pang work. Feeling ko talagang perfect to for you. So, titingnan natin, itetest natin siya. It's 3:37 PM and pupunta kami sa vet ni Tofi para magpa-injection ng mga vitamins and para rin magpa-groom siya. So, after that, pupunta siguro ako sa salon. Papagawa ko yung nails ko kasi sira na siya. And makaka-uwi siguro ako around 6 or 7 PM. Ayan, kapag medyo tinaas ko na isa yung brightness, ganyan yung itsura. Nakaka-fresh siya. Pero, ayun nga. So, i-update ko kayo, guys. Nanginginig! Natatakot! Ba't ka natatakot? Mag-shake show. Okay, guys. So, ayan. Nandito na tayo ulit. And hindi na kami pumunta sa salon kasi na-realize ko, girl, ang mahal niya. And wala naman akong event na pupuntahan. So, hindi kailangan sobrang perfect ng nails ko. So, naisip ko ako na lang yung maggagawa ng nails ko. And ginawa ko yung nails sa mga kapatid ko. So, eto na ang finished product ng aking nails. Alam ko dito kasama sa review pero wala lang. Sobrang proud lang ako kasi parang wow, ang ganda niya. Anyway, ayun. It's already 7:08. It's already 7:08 PM and ayan na ang aking face. Ayan na ang kondisyon. Pasensya na, medyo madilim na kasi gabi na, mga sis. Ito yung side na nag-primer ako. Feeling ko, pag nag-primer ka, mas okay siya. Kasi hindi siya sobrang nag-o-oil and hindi na siya dumidikit. Diba kanina parang yung problema natin, unang lagay ko palang dumidikit yung oil. Pero dahil nag-primer ako, ayan, mas tolerable na. Hindi na siya dumidikit, hindi siya nagta-transfer sa kamay. And also, feeling ko kasi nag-set na siya, so nag-adjust na siya kasi sabi nga nila, yung foundation daw na to, yung cushion na to, talaga nag-a-adjust siya sa face, sa skin tone mo. So, ayan, ang ganda niyang side na yan. Gustong-gusto ko yan. Parang dewy lang, pero hindi na siya malagkit. Kaya na kasi, diba, sobrang lagkit. As in, nagta-transfer siya sa kamay. Itong side na to, yung walang primer. Kung mapapansin nyo, ayan, kita na yung ugat ko, tapos yung redness sa face ko kasi pinkish undertone ako. Tapos sa under eye, ayan, hindi yan pawis sis. Ano yan? Talagang oil na yan. And then dito sa T-zone ko, ito yung side na walang primer. And hindi rin kasi ako nag-set ng powder kasi gusto ko talaga makita kung ano yung performance ng Nicara Cushion. Kasi diba, dito sa mga alam kong cushion, especially sa Laneige, kapag nilagay ko na siya sa face ko, yun na yun. As in, wala ka na ibang ilalagay. Kaya gustong-gusto ko siya. I'm also expecting dito sa Nicara Cushion na kapag nilagay mo siya, hindi na siya kailangan iset ng powder. Pero sis, kailangan mo siyang iset ng powder. Kung oily ka or combination skin ka like me, kailangan mo siyang iset ng powder. Hindi kasi ako naglagay ng blotting paper, hindi ako nag-retouch. Talagang ito na yung makeup na yun. Wala akong binago. And I feel like, guys, super okay niya. Super okay niya for its price. Kasi 400 pesos lang siya. And then, okay naman siya kapag nilagyan mo lang siya ng primer.
And siguro kung nilagyan ko pa to ng powder, mas okay pa siya. So, feeling ko talaga perfect to for college students, teens na nagtitipid, and sa mga working girls din, pwede. Pero, ayun lang, magbawang kayo ng blotting paper and mag-retouch kayo ng powder. Kasi, mabilis talaga siyang mag-oil. Hindi naman ako namula, wala namang pantal-pantal. Kasi, ganun ako eh. Kapag na-sensitive ako, like yung tinry ko dun sa aking mini-sohol, yung aking binili na charcoal wipes, di ba? Unang gamit ko pa lang, as in, mamaya-maya, namumula na siya and nagka-pimple na ako. So, ito, wala naman ako na-feel na ganun and hindi siya makati sa face. So, feeling ko, kung over 5, I'll rate this 4. Kailangan ko lang talaga ng primer and mag-set ng powder. So, ilalagay ko na lang yung link down below sa description box para kung gusto niyo bumili dun sa store na pinagbilan ko. Kasi, mura lang sa kanya. It's 435 plus 45 na shipping fee lang. Nag-canvas na ako sis. Siya ang pinakamura na on-hand talaga. So, yeah, that's it for today. And I hope you like this review. And guys, if you do, please don't forget to press that thumbs up and 2. Subscribe. See you! Okay guys, so the shout out for today is for Mom Sherhood's family. Sabi niya, hi sis! Hug to hug! Heart, 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 ganyan. Hi! Thank you for visiting my channel. And also, para kay Kim Lola Rodriguez. Hi sis! Tapos, dito kay Peach Mango Pie. Sabi niya, OMG, you're glowing. Wow! Thank you, thank you, thank you. I love you all. Mwah.